May mga warrant of arrest daw sa Taiwan ang ilang opisyal ng kumpanyang iniungay sa umano'y overpriced na medical supplies na binili ng gobyerno. Ayon po yan kay Senadora Risa Ontiveros. Kaya tanong niya, bakit nakikipag-negosasyon sa mga wanted sa batas? Saksi, sina Mav Gonzalez at Ivan Mayrina. Sabi ni Senador Richard Gordon kahapon, posibleng umabot hanggang kay Pangulong Duterte ang investigasyon kaugnay ng mga umano'y overpriced sa pagbili ng mga face mask, face shield at iba pang medical supplies. Inaasahan na raw yan ng Malacanang. Matatapos lang po yan sa eleksyon. Desperado po ang oposisyon, no? Gumagawa ng issue laban sa administrasyon, maski hindi naman po magre-re-election ang ating presidente. Pero siguro ginagawa nila ito para hindi ma-ocho derecho ang kanilang mga senador ngayong taon na ito, no? May kontra-allegasyon pa sa oposisyon. Senator Drilon, please explain. Bakit ang mga kakampi mo dobleng halaga ng binili para sa mga PPEs sa panahon na wala pa pong pandemya? Meron po talagang kumita, hindi po sa administrasyon nito. Buwelta ni Senador Franklin Drilon, malatrol daw kung magsalita si Roque. Malisyoso ang niyang alegasyon na paraan lang daw para ilihis ang atensyon sa umano'y pandarambong ng kasalukuyong administrasyon. Ang dapat anya, ituro na lang ni Roque kung sino ang backer ng dating hepe ng DBM Procurement Service na si Christopher Lau at ng Pharmaly Pharmaceuticals. Ang kumpanyang ito nakakuha ng mahigit 8 bilyong pisong supply contract. Idinepensa ng Malacanang ang kumpanya. Siguro po kung hindi naka-deliver, pwede magreklamo. Pero given na lahat ng PPE na kinakailangan natin to save lives actually arrive at nagamit, I don't think that's an issue. Sa presyo po ang labanan, kahit sinong kaman. Eh unfortunately, wala pong ibang kumpanya na makakabigay ng 1.7. Wala pong kinalaman ang mga personalidad. Ang tinignan, presyo at saka yung kwalidad. Sa susunod na pagdinig ng Senado, aalimin daw ni Senadora Risa Ontiveros kung may naging impluensya si Michael Yang sa pagkakabigay ng kontrata sa Pharmaly Pharmaceuticals. Base raw sa pananaliksik ng Senadora, si Yang ang chairman ng Fullwind Group of Companies Philippines at bahagi nito ang Pharmaly. I-establish po namin kung ganong kalaki ang holdings niya sa Pharmaly Pharmaceutical or yung mother company nito na Pharmaly International. Pero sigurado sa lahat ng mga personaheng ito, siya na siguro yung pinaka-influential na personality dyan, bukod pa kay Sheng Bing Chang. So hindi siya, to use the term from another inquiry, hindi siya foot soldier dito. Siya yung isa sa big wigs, siya yung isa sa boss dito. Matagal na raw kaibigan ni Yang ang Pangulo, maski noong mayor pa lang siya sa Davao City. At ayon sa Senadora, 2015 daw nang mag-tour si Duterte sa Fullwind offices sa Xiamen sa China kasama si Yang. Wala naman daw ebidensya pa ngayon kung nakatanggap ng campaign funds ang Pangulo mula sa nasabing kumpanya. Ito ba ang dahilan kung bakit kahapon hindi napigilan ni Presidente na ipagtanggol ang businessman na si Michael Yang? Tanong pa ni Ontiveros, bakit nakikipagnegosyo ang ating administrasyon sa mga wanted, mga pogante, may warrant of arrest at pinaghahanap sa ibang bansa? Pero pagdating dito sa Pilipinas, nakabingwit ng bilyong halagang kontrata? Sa nakuhang records ng senadora sa Ministry of Justice Investigation Bureau ng Taiwan, wanted para sa stock manipulation ang chairman ng Fullwind Group International na si Zheng Bingqiang. Siya ang kasama ni Yang sa larawang ito kasama ang Pangulo. Si Wang Wenlie, o mas kilala sa pangalang Tony Wang na chairman ng Pharmaly International Holdings, wanted naman para sa kasong securities fraud, stock manipulation at embezzlement. Habang ang anak niya si Wang Chuyen, na incorporator ng Pharmaly Pharmaceutical Corporation at Pharmaly Biological Incorporated, ay wanted daw para sa stock manipulation. December 2020 pa lang daw, may arrest warrant na si Wang Chuyen at pinaghahanap na ng mga otoridad sa Taiwan. Pero nakakuha pa siya ng kontrata sa PSDBM nitong Hunyo. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Malacanang hinggil sa mga sinabi ni Ontiveros. Kahapon pinuntahan ng GMA News ang nakadeklarang address ng Pharmaly para kunin ang kanilang panig, pero hinarang kami ng gwardiya ng gusali. Nang tawagan sa telepono, sinabi lang ng sumagot na walang makakapagpa-interview sa kanila ngayon. Pinuntahan din ng GMA News ang opisina ni Yang, pero naka-work from home daw lahat ng empleyado nito at hindi maaasikaso ang hiling naming interview. Si Gordon at chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ayaw na raw makipag-away sa Pangulo o kay Senador Bongo.
pero maliani ang pigilan ng Pangulo na dumalo ang mga miyembro ng gabinete sa mga pagdinig ng Kongreso. Hindi ako manginginig dyan. Dahil ang sasabihin ko lang sa inyo, mali yan, illegal yan. E kung susundin niyo yan, magkakaroon ng krisis, kayo ang gagawa ng krisis, hindi kami. Ang issue, kayaan niyo kami mag-investigate. Kasama sa mga binanggit kahapon ni Gordon na posibleng maharap sa Senate Ethics Committee investigation si Go dahil sa pagkakaugnay kay Lau. Sabi ng chairman ng Ethics Committee, kailangan kong aksyonan kung ano man po yung mga ifinile na reklamo bilang pagtupad ng aking tungkulin as a chairman of the committee at mapakinggan ang bawat panig sa kanilang mga explanation. Wala pang nagsusumite ng reklamo ngayon, pero sabi ni Go, kung gusto siyang imbestigahan ay gawin nila. Wala naman daw siyang tinatago at wala rin kinatatakutan dahil alam daw niyang wala siyang ginawang mali. Nauna na rin itinanggi ni Go na may kaugnayan siya kay Lau. Ako si Mav Gonzalez. Ako si Ivan Merina. Kami ang inyo. Saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.